doon sa mga sulid. Ewan ko kung sulid nga ba. Hindi, alam nyo mga kaibigan, mula kagahapon, kagabi, until now, sa mga oras na ito, pinapanood ko ang bawat vlog, bawat live, bawat komentary sa usapin issue ni Geraldo Bantang. Pinapanood ko lahat, pinapakinggan ko isa-isa, at binabasa ko yung mga komento doon sa mga live ng mga kaibigan kong vlogger. Hoy, mainit ang panahon ngayon. Magkape tayo. Ang sarap magkape. Kita nyo naman, hindi na Pangulo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero until now, buong-buo pa rin ang aking tasang natanggap. Ha? Congrats sa mga vlogger ni Bantag, ha? Kasi kayo naman, masyado nyo ginagalingan eh. Ginalingan nyo? Komentary ninyo? Naku po. Ayan. Napakinabangan ba kayong mabuti ni Bantag? Sana bagan! Sumang-ayon ba sa inyo ang mga komento ninyo? Lahat ng mga pinagtatanggol ninyo kay Bantag, sumang-ayon ba? Oy, take note. Masarap magkape habang naninigarilyo. Ay, naku, ang buhay nga naman talaga. Alam nyo mga kaibigan, stress na si Bantag. Huwag nyo nang dagdagan ang pagka-stress ng mama at pagka-stress ng mukha ninyo. Diyos ko naman tong mga vlogger ni Bantag. Ay, naku, talaga naman. Oh, nakatawa ako sa inyo, mga kapatid. Ha? Ah? Ano? Kamusta na kayo? Kamusta na? Kamusta na? May nangyari ba? Ay, Diyos ko! Diyos ko pong mahamagin! Ano nangyari? Bakit nakasuhan na? Bakit pinailan na ng kaso ng DOJ, ng prosecutor? At ang sinasabi, matibay ang ebidensya. Oy, sa mga first-timer dito, ha? Pakinggan nyo itong maigi. Pakinggan nyo maigi. At nang alam ninyo, pag ayaw nyo nagmumura, hindi pa ako nagmumura, ha? Hindi pa ako nag-aasar. Hindi pa po ako nagsisimula. Ano pa lang ito? Patikim pa lang. Okay, paalala ko po sa mga first-timer lang dito na ayaw nakakarinig ng mga salita. Putang ina mo! Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendejo ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang sampung vlogger. Alam nyo guys, maganda itong topic natin. Maganda itong topic natin, promise. Ha? Pakishare-share. Lalong magigigil na naman sa akin ang hindi dapat magigil. Ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Ay, Diyos ko. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendejo ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang sampung vlogger, ako po ay sadyang bastusin.
Kaya lumayas kayo dito kung ayaw nyong makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, ihudiputa ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang sampung vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyong makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, ihudiputa ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang sampung vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyong makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, ihudiputa ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang sampung vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyong makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live. Hoy, kamusta na kayo mga kapatid? Kamusta na? Ha? Kamusta na sa mga bantang dagger? Alam nyo, hindi ko mawari kung ano ang saya at gala ko. Lahat kayo pinanood ko kagabi pa. Until now, pinanood ko lahat, promise. Pinanood ko lahat ng mga komentary ninyo, kung anong mga ratsyada ninyo, kung anong mga eklabo na yan, kaartihan, kadramahan, kachururutan, pinakinggan ko lahat. Pinakinggan ko, promise. Pinanood ko lahat. Inisa-isa ko pang binabasa ang mga komentaryo, mga comment sa mga live ninyo, mga kaibigan. Pero ang natatawa ako, simply lang ang kinakatawanan ko. Hindi! Utangina, mag-musica muna tayo. Oo. Ito, bagay na bagay ito. Itong kantak, itong bagay na bagay sa mga pro-bantag vlogger. Wala akong binabanggit na pangalan sa inyo. Okay, nagagalit ha? Ha? Tayo, magkakakilala tayo personal. Alam nyo naman, alaskador lang ako. Ha? Music tayo! Ito ang para sa inyong kanta. Sa mga vlogger ni Bantag. Ha? Ito ang kanta ninyo. Ganyan ang buhay! Ay, nako! What happened, young man? Ang country man! Ang sarap pang kami! Sa nakalang mahinis! Sasabihin na pag... Ay, nako po! Wow,
na nga uli kayo? Kamusta na nga kayo? Makita, seryoso ito. Oo, seryoso ako, guys. Ha? Seryoso tayo. Pasig naman itong mga kaibigan natin na vlogger. Ewan ko ba kung bakit pinangungunahan ang mga authority kung ano-ano-anong mga pinag-aano ninyo. Ngayon, ang nakakatawa sa inyo dito, mga kababayan, yung sinasabi ninyong matino, sinasabi ninyong malinis, sinasabi ninyong pinag-initan lang daw ni ganito, ni ganon. Ano bang akala ninyo? Tanga ang mga piskal, tanga ang mga prosecutor, na basta na lang magpapail ng kaso kay Bantag. Ah, ganon na lang makatanga ang mga yan. Pinag-aralan nila kung talaga bang may basihan na pailan ng kaso si Bantag doon sa pagkakapatay kay Ka Percy Lapid. Putang ina, kung ako nga binakbakan din ni Percy Lapid, nagalit ba ako? Kung ano-anong mga pinaratang din sa akin naman ni Percy Lapid nung nabubuhay pa yan, oh, nag-react ba ako sa kanya? Itakit ni Bantag yan eh, naupakan ako. Ah, inupak-upakan din naman ako ni Percy Lapid. Ah, alam niyo mga kaibigan, ito ah, ilang beses ko sinasabi. Ah, how many times kong binibitawan ng salita, tayo ay vlogger. Tayo ay mga influencer. Ah, hindi tayo abogado. Ha? Hindi tayo dapat nakikialam sa usapin ng korte. Ha? Pati ngayon yung mga tanga, bobo na follower ninyo, ayan, lalong ma-stress sa nangyaring pagpapail ng kay kaso kila Bantag. Kaya hindi nyo matanggap. Galit na galit na naman kayo kay Rimulya. Ngak-ngak dito, ngak-ngak doon, putang ina ninyo. Di ba? Huwag kasi. Noon ko pa sinasabi. Ha? At ako yung sabi ko nga, sang-ayon ako sa sinasabi ni Secretary Rimulya. Ha? Na dapat hindi nagsasalita si Bantag sa media, sa social media, sa mga vlogger, bagkos explain to court. Doon sa korte ang tunay na labanan. Doon ang tunay na maglalabasan ng katotohanan. Hindi sa social media vlogger. Ngayon, mga kingkoy tulukoy, kamusta kayo? Ha? Masyado kasi kayong nagmarunong. Ha? Masyado kasi kayong believe sa sarili ng mga putang ina ninyo. Oh, ano nangyari? Iko-connect nyo na naman ang pangalan ni Tatay Digong. Ha? Kaya pinag-iinitan si Bantag. Dahil alagad ni Tatay Digong. Tao ni Tatay Digong. Appointed ni Tatay Digong. Bullshit! Yan. Yan na naman ang iko-connect ninyo. Para yung mga ibang DDS supporter, magalit kay Rimulya. Mga putang ina ninyo. Ha? Para mag-aklas kay Rimulya, lalong magalit. Tangina ninyo. Paano naman yung napatay na biktima na hindi nabibigyan pa ng katarungan hanggang ngayon? Ngak-ngak kayo ng ngak-ngak, mga putangina ninyo. Hindi na kayo natuto. Tangina ninyo. Ha? Ako ayoko magbanggit ng pangalan ng vlogger eh. Totoo lang, ayoko. Gusto ko mag-mention ng pangalan. Pero mga kaibigan ko to eh. Malalaki ang respeto ko sa mga to eh. Malalaki ang respeto ko sa mga to. Ha? Sa bagay, kasi kung ano kasi ang content, kung ano kasi ang trending sa politika, yan ang sinasakyan. Kahit alam ng mali, putang inas, ito nga sinasabi ko, hindi maitatanggi. Hindi maitatanggi na maganda ang ginawa ni Bantag sa loob ng Bucor. Pero sa likod ng mga ginawa niyang maganda, may katarantaduhan din siyang ginawa. May kaululan din siyang ginawa.
Natural hindi niya ilalabas yan. Para lang masabi sa public, maganda ang imahe. Di ba? Tigilan niya natin. Ginagawa niyo kasing santo yan, putang ina. Ginagawa niyong masyadong banal. Ha? Masyado niyong inano eh. Ha? Masyado niyong inano, sasabihin niyo, patay ang demokrasya. Patay ang justice system. Yan ang sasabihin ninyo. Tangina ninyo, kung galit kayo sa administrasyon na to, utang na loob, galit kayo kay Remulla, huwag niyong idadamay ang justice system na sinasabi niyong patay ang justice system sa Pilipinas. Kasi kung patay ang justice system, mga putang ina ninyo, hindi kayo makakapagsalita na kung ano-ano. Hindi kayo makaka-atake kung ano-ano. Totoo si alam niyo karami sa mga kilala kong DDS dyan, na tuno depensa kay Bantang. Mga fake news, sa totoo lang, hindi ko nila lahat ha, may mga fake news dyan. May mga fake news. Lalo-lalo na yung isang bakulaw. Ano ba yung, nasa Pilipinas tayo eh. Oh, nasa Pilipinas, eh bakulaw na yun. Ha? Kundi man mang bakulaw. Sandabukan na fake news. Ayun nga, yung bro, yung tintaan na yun. Kahit sa loob ni Bantang, nagagalit na sa kanya ibang mga kapartido niya doon. Dahil gumagawa siya ng diskarte nang wala na sa utos sa taas. Di ba? Ay bakit ko nalaman yan? Hindi ba nung piyesta ng Tondo, nag-get together ang ilang vlogger sa SM San Lazaro? Oh, hindi ko na-memory siya kung anong pangalan nung nagkwento ron. Maraming nabibwisit sa'yo, kaibigan, na nasa loob ng Bantag community na vlogger. Kahit ultimo yung mga nakapalibot kay Bantag, nabibwisit sa'yo. Dahil gumagawa ka ng diskarte, ng sablay sa social media. Di ba? Eh, di ko na yung kikwento kung sino ang nagkwento sa amin doon. At maraming nakarinig doon. Nakapwa-vlogger din. Totally, hindi lang... Ako nga lang ata ang anti-Bantag doon sa get-together na yun eh. Halos lahat ang kasama kong vlogger doon na nung nag-get-together kami. Araw ng piyesta ng Santo Niño Tondo yun. Nandun ako sa SM San Lazaro. Upang na nagulat ako, lahat ang kasama kong vlogger doon sa get-together, puro mga Bantag. Ako lang ang anti-Bantag doon. Yan, nagkwento na nabibwisit na sa'yo ang grupo. Dahil gumagawa ka ng diskarte. Ha? Huwag ganon! Utangin ang mukha! Ha? Huwag ganon, kaibigan! Kung ano ang kumpas sa'yo, yun lang ang sundin mo. Huwag kang gagawa ng hindi ka nais-nais kung hindi kinukumpas sa'yo. Oo! Ha? Ikaw kaibigan, nahamunin kitang vlogger ka. Magsunugan tayo ng channel. Utang ina ka. Magsunugan tayo. E dyan ka lang naman umaasis. Sa YouTube mo, sa page mo. Dyan, magsunugan tayo. Isusugan ko sa ito. Mas malakas pa nga yung page ko sa'yo ngayon eh. Ha? Tigilan mo yan kaibigan. Ha? Tigilan mo yung kamangmangan mo, putang ina, mukha ka ng tanga, pinapahalata mong pagkatanga mo. Alam mo ang pinakadabis mong gawin? Ha? Ito kaibigan, ito, makinig ka. Ha? Ito, magugustuhan mo ito. Alam ko malibog kang ilunggong vlogger ka. Alam ko mautog ka. Alam ko, yung asawa mo ba nakakanto? Ay. Kung hindi mo na nakakanto ang asawa mo, kaibigan, makinig ka sa akin. Dilaan mo ang puki ni Maharlika. Ha? Dilaan mo ang puday niya. At maniwala ka, matatauhan ka sa sinasabi ko sa'yo. Ha? Maniwala ka. Ha? Kung hindi mo nalalaman na isa kang tangat bobo, pwede sasabihin ko sa'yo kay, alam mo nanunood ka rin sa akin eh. Ha? Aminin mong tanga ka. Ha? Tangina mo ka.
Alam ko, pikunin ka, kaibigan eh. Ha? Ahitin mo yung bulbul mo rito. Alam ko, pikunin din ako. Alam mo, kaibigan, mag-ingat ka. Kasi mainit ang panahon ngayon. Baka ma-stroke ka. Kita mo ako nagkakapi, nag-chit-chit. Ay, may kapi talaga yan. Ha? Chill ka lang. Huwag ka masyadong, ano, utang ina ka. Tapos sabi mo ba kahapon ba yung live mo kahapon? Napanood ko ba? Oh, walang pilitan to, ha? Suportahan nyo nga yung bagong channel ko. Walang pilitan. Pero sinasabi mo, suportahan nyo nga ang channel ko. Kaibigan kita, kaibigan kita. Kaibigan kita, kaibigan kita. Hindi kita mapangalanan. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Natatawa ako sa'yo, puta. Natatawa ako sa'yo, kaibigan. Oo, maniwala ka sa akin. Ha? Kung walang na... Ito ka! Bakit ayaw sa'yo ni AC? Bakit ayaw sa'yo ng ibang mga kapwa natin? Ako ka nang mabanggitin. Kasi nga, malaki din ang sapak mo sa ulo. Diba? Malaki rin ang sapak mo sa utak mo. Nung tagina ka. Ha? Ang lakas ng amats mo rin, takin mo nga. Kung sinasabi mo na may topak ang ulo ko, takin ka, mas malaki ang sapak mo sa sa ulo mo. Oh, takin mo nga talaga. Ha? Pinapaano mo ang araw ko? Tago, baguhin mo yung style mong yan. Untang ina ka. Ha? Ayusin mo, kaibigan. Ha? Dati, hindi ka naman ganyan bumakbak. Hindi ka naman ganyan dati na para kang ulol na nakawala sa hawla. Hindi ka dati ganyan dumakdak. Ha? Hindi ka ganyan dati tumirada sa vlog mo. Untang ina ka. Pero ngayon, butang ina, parang kang asong ulol na nakawala sa hawla. Ha? Kaibigan kita, mahalin natin ang Pilipinas. Yun na lang. Yun na lang itatawag ko sa'yo. Mahalin natin ang Pilipinas. Sabi nga ni Vice President Sara, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Kasi kung pabubuuhin ko pangalan mo, utang ina mo ka, pabor sa'yo yan eh. Magiging pabor sa'yo kasi nga, aba, publicity mo yan. Magiging publicity mo eh. Baka mamaya, dahil alam ko, mangmang katanga ka, baka magpuntahan pa sa'yo yung mga nanonood sa akin. Eh, tatanga-tanga lang yung mga nanonood sa akin dito. Mga syunga na nga ang nanonood dito. Baka pumunta pa sa naslalong tanga, kagaya mo. Diba? Tigilan mo na yan, kaibigan. Ayan o, mga fake news. Diba? Congrats sa inyo, ha? Alam nyo yung mga ginawa nyong depensa kay Bantag, hindi nakatulong kay Bantag. Promise, hindi nakatulong. Hindi umubra ang inyong pagkano. Hindi umubra. O, ito nga, kayo kayo nga dyan. Pati yung isa kong dating official ng militar. Oh, nag-aaway-away na kayo diyan sa mga vlogging diyan, 'di ba? Pataasan ng ere. Oh. Nag-aaway-away na kayo diyan sa loob ng kampo na 'yan eh. Ha? Huwag kasing ganoon. Ha? Huwag ganoon. Ha? Huwag ganoon. Tangina, dapat nag-unite kayo. Dahil pare-pareho kayong pro-Bantag. Pare-pareho kayong supporter ni Bantag, dapat nagkakaisa. Nag-iisa ang kumpas. Hindi yung utangin na pataasan ng ere, payabangan. Diba? Tigil-tigilan niyo yan. Ha? Tigil-tigilan niyo yan. Hindi nakakatulong kayo kay Bantag. Ha? Kaya, nagkanya ng Department of Justice, ituloy ang kaso kay Bantag.
Alam niyo mga kaibigan, yung sinasabi nilang pangaharas kay Bantag, hindi po masasabing pangaharas yan. Hindi po masasabing pamumuliti ka. Ha? Inayo po natin dito si dating Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte at ang administrasyon ngayon ay maganda po ang relasyon. Ayos ang samahan ni Digong at ni BBM. Ha? Huwag po kayong gumawa ng eksena, huwag kayong gagawa ng kwento para pagsabungin ang dalawa. Ha? Inayo nyo si Tatay Digong kay Bantag. Inayo nyo yan. Hindi yan issue dyan. Ha? Yung iba kasing ibang vlogger, pilit kinatuktok doon sa mga supporter, pinag-iinitan daw si Bantag. Kasi, appointed daw ni Digong. Ano ibig sabihin, kalaban si Digong at ni BBM? Magkalaban? Yung mga gugdong pa lang mga to eh. Ano gusto niyong palabasin? Ah, anti-Duterte ang administrasyon na to. Ah, tigilan nyo. Ah, ang point dito, kung ano penal kay Bantag na kaso, sagutin niya sa korte. Hindi sa social media, hindi sa mga media. Alam nyo kaya yun ang ginawa ni Bantag? Para magpaawa, para kumuha ng simpatya. Yan ang totoo dyan, mga kaibigan. Ha? Yan ang totoo. Huwag tayong mag-anuan para kumuha ng simpatya sa masang Pilipino. At pag nakakuha ng simpatya, para itanim sa isipan ng mga manonood ninyo na masama ang administrasyon, masama ang DOJ, ha? At tama si Bantag, yan ang gusto nyo ipamuka. Hindi estupido ang DOJ. Ha? Ang mga official dyan, ilang taon nag-aral yan ng ng batas, ng law. Hindi nila isusugal ang kanilang karir ng dahil lang sa mga pinagsasabi ninyo. Ha? Hindi ganun ka-estupido ang mga yan, mga kaibigan. Huwag nyong gawin tanga. Ha? Hindi lang ako nagko-comment sa mga live ninyo, syempre. Pag ginawa ko yun, at kinung nag-comment ako sa mga bawat live nyo, eh, parang nambastos ako sa sarili nyo channel. Diba? Hindi estupido. May abogado si Bantag na kayang dumipensa. Ha? Masyado nyong dinukbak si Remulla. Magpasalamat kayo kay Justice Secretary Remulla. Hindi kayo pinapatulan. Hindi kayo tinitrace. Tutusin, ang dadaling itrace ang mga IP address ninyo. Ang dadali. Ha? Remember, ang bawat SIM card, nakaregister tayo. Bawat nagre-register ka, nandoon sa register mo kung saan ang address mo, kung nasaan ang location mo, buong pangalan mo. Di ba? Huwag maging tanga. At meron tayong information bill. Pwedeng-pwedeng kunin ang mga yan. Ha? Magpasalamat kayo doon sa sinasabi niyong si Remulla ay ganito, ganyan. Hindi kumikilos para gampihan kayo. Ha? Napakabait nung tao. Ha? Ang sabi niya nga nung nag-usap kami, mag-aral sila ninyo ng batas. Alamin nila ang batas. Hindi ko sila papatulan at ayokong bumaba sa level ng mga yan. Tama! Justice Secretary yan eh. Ha? Nakakahiya. Mga guys, mag-aral kayo ng batas, hindi yung mag-aral kayo ng kagaguhan ninyo. Mga putang ina ninyo, pinapahalata ninyo na sandabukal kayong kupal. Putang ina ninyo. Ha? Tang ina ninyo. Pati yung mga mangmang yung follower, pinapaniwala ninyo na matino si Bantag. Ha? Hmm? Ha? Huwag nyong masyadong gawing santo yan. Ito nga, meron ako in-upload na video nung isang araw, kahapon, di ba? Yan lang ikinagalit sa akin ni Bantag. Pati yung isang official, dati, connected sa drugs ito. Utang yun, nung binanggit ni Retired General Valeroso, yung kalakaran ng Shabo, dyan mismo, sa pamumuno ni Bantag sa Muntinlupa. Utang yun, pati yung vlogger na nag-upload ng live video ko na tinanggal ni Facebook, pinatanggal ata nila. Ayun, utang ina, hinaras siya ng isang gobyerno.
Buti wala na yun sa administrasyon ni BBM. Sinibak na rin yun eh. Diba? Nakakahiya. Diba? Yan ang ipasagot nyo kay Bantang. Bakit lumala ang droga sa Muntinlupa nung kanyang panahon? Yun o, nagsasabi niya si General Valeroso. Hindi ako nagsabi niyan. Nakuha ko yan mismo sa interview ko sa kanya. Ha? Yan ang ipaliwanag ni Bantang. Bakit lumala ang droga dyan sa Muntinlupa sa loob nung panahon niya? Ha? Huwag tayong magdrama, mga kaibigan. Huwag tayong umarte. Hindi tayong artista, mga putang ina ninyo. Ha? Ha? Alam niyo, mga kababayan, kung hindi ko tinawagan noon si Herbert Colanco, baka napatay na rin si Herbert Colanco. Totoo lang, kung hindi ko siya ipinato kay VP Sara, nung mga panahon na yun, Vice Mayor pa lang si VP Sara ng Davao, kung hindi ko binigay ang impormasyon kay VP Sara, baka napatay na si Herbert Colanco. Kaya mabuti na lang, buhay pa si Herbert Colanco. Sana, imbestigahan ito ng DOJ yung mga sinabi ni Valeroso yung tungkol doon sa lumala ang droga. Panagutin ang dapat panagutin doon. Ha? Panagutin ang panagutin. Ang dapat managot doon. Meron pa kami ditong conversation ni Herbert Colanco eh. Yan, pa-explain niya yan. Huwag niyong sasabihin na si Herbert Colanco ay isang pusakal. Huwag niyong sasabihin na si Herbert Colanco galit kay Bantang. Huwag niyong sasabihin kaya gano'n ang mga sinabi ni Bantang. Hindi yun. Hindi yun ang issue rito, mga putang ina ninyo. Ang point dito, yung ginawa niyang crime. Ha? Na dapat panagutan. Yun ang dapat. Ha? Okay, huwag kayong mag-inasta na matitino kayo, mga putang ina ninyo. Ha? Sana yun. Mga putang ina ninyo. Ha? Huwag kayong mag-asta na matitino kayo. Ha? Puro kayo mga baliw, mga putang ina ninyo. Ha? Mga siraulo kayo. Ha? Ha? Huwag kayong magpanggap na matitino kayo, mga putang ina ninyo. Ha? Ito yung sinabi ni Herbert Colanco nung huling na-interview ko siya. Nung inilabas ko yung tungkol kay Bantang. Ito yun, no? Ay, nandito sa kabilang tungko. Yung sinabi niya na papapatay na siya ni Bantang. Buti ka mo, na-interview ko nun. Ayun, nung nilabas ko yun, hindi itinuloy ang pagpatay kay Herbert Colanco. Katiginan ninyo yung kaartihan ninyo. Hindi santo, hindi banal si Bantang. Tandaan ninyo, ha? Diyos lang ang banal at ang santo ninyo. Ay, hindi ko ako sinasabi, ako yun. Ninyo ang pangalan ko. Ha? Ay, kumpal! Ha? Kawawa ka naman, hanggang ganyan lang ang comment mo. Takina mo ka. Ha? Halika rito. Bukin ang ina mo ka, dali sa karintanga. Halika rito. Ito, himurin mo to. Takina mo ka. Yan o, hinihigin mo. Tang ina mo ka, dali taga ka. Bobo. Tang ina mo ka. Ha? Kupal! Ito, halika, halika! Halikan mo! Dalta ka di man, di ba? Supporter ka ni Bantang na bobo! Ito, halikan mo! Yan! Halikan mo! Utang ina mo ka! Dalta ka! Halika rito! Utang ina mo! Inutil ka! Bullshit ka! Utang ina ka! Yan ang kamagpangan mo! Ha? Uulitin ko ha, hindi tayo abogado, tayong mga vlogger. Ha? Tayo ay mga influencer. Tayo ay mga social media vlogger. Hindi tayo abogado, putang ina nyo. Ha? Kung hindi nyo alam ang batas, hindi nyo alam ang tamang protocol, putang ina ninyo, manahimik kayo. Ha?
Huwag niyong gamitin yung gagil-gagil o gagil na yan para doon kayo kumuha ng impormasyon na ganito ang batas. Putang ina nyo, hindi doon kinukuha ang batas. Pinag-aaralan yan, mga ihudi puta! Pinag-aaralan ng ilang taong yan! Ang kawawang mahal pinag-aaralan ng ilang taon. Paglapot ng masaya at magsusulputan na. At ang pag-aaral ng batas, dapat alam nyo na may utak kayo. Ha? Hindi pwede yung mag-aaral ka ng batas, magbabasa ka sa gagil. Ay putang ina, hindi yun. Ha? Hindi pinag-aaralan ng batas sa gagil. Doon pinag-aaralan ng batas sa eskwelahan. Ha? Sa mismong eskwelahan ng mga nag-aaral ng pagkaabugas siya. Ha? Totoong abugas siya. Hindi totoong gago. Putang ina nyo. Ha? Mga bobo. Putang ina nyo. Tang ina nyo. Sunugin nyo ng mga channel ninyo. Tang ina ninyo. Ha? Kung ano-ano mga kinukuda ninyo para kumita ng kumita kayo sa YouTube, Facebook page nyo. Putang ina ninyo. Mga ihinayupa kayo. Leche. Bilang yan ng isa magtatawag magmamalas. Ang papatkap kayo matatalino. Sandamukal kayong tanga. Sandamukal kayong ano? Utak. Ano to? Narinig nyo, utak talangka kayo. Utak ina nyo. Masakit sabihin na mga bobo kayo tanga. Pero yan ang totoo. Ha? Mga nagdidefender kay Bantan, totoo yan, mga tangat bobo. Ha? Tingnan nyo, wala akong pakialam sa inyo na magaling kayo. Tingnan nyo.